Tulad ng marami sa atin, kapareho din naman tayo ni Tomas, makatuwiran lamang na bago tayo maniwala sa isang bagay, kinakailangan talaga natin ng prueba, sapagkat maraming kasinungalingan na sinasabi ang mga tao na gustong paniwalaan natin. Pero ngayon, kakaiba ang tinuturo ni Jesus sa atin, sapagkat para kay Jesus, importanteng maniwala muna bago makita. Binabaliktad niya yung ating nakasanayan na estilo ng pagkilatis sa mga katotohanan na kinakailang makita ng iyong mga mata ang mga bagay-bagay bago mo ito paniwalaan. Pero ngayon, binabago ng Panginoon ang kaisipang ito ni Tomas na kinakailangan mong maniwala para makita mo. At paano ito, mga kapatid? Ang tawag siyempre dito ay hindi pisikal na mata ang ating ginagamit, kundi ang mata ng ating pananampalataya para makita natin ang mga bagay na hindi nakikita ng pisikal na mata. At ito pa ang totoong mabuting balita, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sa makatuwid, hindi nangangahulugan na yung mga nakasama ni Jesus noon, nakasalamuha niya, nakakita sa kanya, tulad ng mga apostol, ay higit na mapalad sa ating panahon ng mga tao. Sapagkat kung pagbabatayan natin ang sinabi ni Jesus, mas mapalad raw ang mga taong hindi nakakita sa kanya pero naniwala. At tayo yun, di naman natin talaga totoong nakasama si Jesus at nakitang pisikal ang kanyang kaanyuan. Tayo lamang ay dumidepende sa mga payag, mga kwento, sa Biblia, salita, at sa tradisyon ng ating simbahan. Pero sinasabing mas mapalad ang mga taong hindi nakakita at pero naniwala. At dito pinapatunayan ni Jesus na ang tanging batayan ng pagkilatis sa katotohanan ukol sa Kanya ay walang iba kundi ang pananampalataya. Ang ibig sabihin, kinakailangang malinaw ang mata ng isang tao sa pananampalataya na siya ay palaging ang isip at kalooban ay nasa Diyos, sapagkat ang pananampalataya ay isang kaloob sa atin, hindi ito pwedeng lumago at mangyari sa isang tao kung hindi ito ipagkakaloob ng Diyos. Pero sa parte nating mga tao, ito'y hinihingi natin bilang isang biyaya na tayo ay bigyan ng mas malalim na pananampalataya upang makita natin at maunawaan ang mga bagay na hindi natin naunawaan, maging ang nakikita ng ating mga matang mga pangyayari ay maunawaan natin, sapagkat mas malalim ang ibinibigay na kakayahan ng mata ng pananampalataya. Kung kaya, ano ba ang bati ni Jesus sa mga alagad nang siya'y pumasok? Sumainyo ang kapayapaan. Nang ibig sabihin din, kapayapaan ang dulot ng sa isang tao na malalim ang pananampalataya sa Diyos, sapagkat yung mga bagay na di niya dati maintindihan, maunawaan, ay nakikita niya ang kabuluhan sa kanyang buhay, kaya nagiging mapanatag siya at mapayapa ang kanyang buhay kahit siya'y maraming mga pinagdadaan ng mga bagay, mga hamon at pagsubok. Pero dahil sa pananampalatayang ito, hindi siya natitinag. Kaya nga kang pananampalataya, parang tayo nagtatayo ng bahay sa isang bato, matibay, matatag, hindi basta-basta ibinabagsak ng bagyo o hangin. Kaya totoo na mapalad
ang mga tao na hindi nakakita si Jesus. Sapagkat kung hindi totoo, mga kapatid, paano mo maipapaliwanag yung mga naging santo pagkatapos na si Jesus ay mamatay at wala na nakakita sa kanya? Sa paglipas ng daan-daan at libong taon, napakaraming mga tao na nanampalataya at napagkalooban ng biyaya ng pananampalatayang ito at sila nga ay naging santo. Yung nang isang kabataan ay noong July 1, naging santo dahil sa pananampalatayang ito. Kaya mga kapatid, totoong mapalad tayo kahit sa ating panahon dahil inaalagaan tayo ni Jesus ang biyaya patuloy niyang pinapadaloy sa atin upang tayo lumago sa pananampalataya. Magsitayo ang lahat.